Kumusta mga bata? Mahilig ka bang magbasa, makinig, o manood ng mga kwento? Ano ang nararamdaman mo kapag ang kwento ay hindi natatapos tulad ng mga teleseryeng sinusubaybayan natin araw-araw? Naiisip mo ba ang mga pangyayari na maaring maganap sa susunod na araw? Kung gayon, halika at pag-aralan ang module na ito. Ang module na ito ay mayroong iba't ibang gawain na naglalayong mahasa ang iyong kasanayan sa paghinuha o paghuhula ng mangyayari sa nabasa, napakinggang teksto o kwento. Inaasahang ang pagkakaroon ng kawilian sa pagsasagawa sa mga gawain na kapaloob dito. Pagkatapos ng module na ito, ikaw ay inaasahang makapagbibigay ng iyong hinuha ng mangyayari sa nabasa, napakinggang teksto o kwento gamit ang personal na karanasan. Ang ating aralin ay ang paggamit ng personal na karanasan sa paghihinuha ng mangyayari. Ang kasanayan sa paghinuha ng mangyayari sa nabasa, napakinggang teksto o kwento gamit ang personal na karanasan ay makatutulong upang mabigyan ng makabuluhang wakas ang kwento. Sa paghinuha, napapalawak natin ang sariling kaalaman o imahinasyon hinggil sa nabasa o napakinggang kwento. Nakapagbibigay din tayo ng sariling pananaw, reaksyon, damdamin at opinyon na maaaring isabuhay ang mga aral na natutunan dito. Basahin ang kwento sa ibaba. Ang pamagat ng kwento, Ang Paborito Kong Gulay ni Enelie C. Makaspak. Kalabasa, Ang Paborito Kong Gulay. Ito ay masarap, masustansya at pampalinaw pa ng mata. Madalas itong lutuin ng aking nanay. Ginagawa niya itong okoy o hinahalo sa biko para sa aming merienda at ginisang gulay naman para sa pananghalian. Ako ay hindi magsasawang ito ay kainin dahil sa isip ko ito ay kailangan ng katawan ko. Sagutin natin ngayon ang mga sumusunod na tanong. Bilang 1. Ano ang kanyang paboritong gulay? Ano ang kanyang paboritong gulay? Tama, kalabasa. Bilang 2. Sino ang madalas magluto para sa kanya? Sino ang madalas magluto para sa kanya? Magaling, nanay. Bilang 3. Anong luto ang pwedeng gawin sa kalabasa? Anong luto ang pwedeng gawin sa kalabasa? Magaling, okoy, biko, at ginisa. Bilang 4. Bakit kaya paborito ng bata ang kalabasa? Bakit kaya paborito ng bata ang kalabasa? Tama, dahil masarap at pampalinaw ng mata. Bilang 5. Ano ang paborito mong gulay? Bakit? Ano ang paborito mong gulay? Bakit? Iba-iba ang ating paboritong gulay. Merong may paborito ng sitaw, merong may paborito ng ampalaya. Basahin at unawaing mabuti ang kwento. Malakas ang tahol ng alagang aso ni Dindo. Hindi naman ganoon kung tumahol ang kanyang aso. Parang takot na takot ito. Dumungaw si Dindo sa bintana. Ibig niyang alamin ang dahilan. Tinignan niyang mabuti ang harapan ng kanilang bahay. Nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Sagutin ang mga tanong. Sino ang tauhan sa kwento? Sino ang tauhan sa kwento? Tama, Dindo. Bilang 2. Saan nangyari ang kwento?
Saan nangyari ang kwento? Tama, sa bahay. Bilang 3, kailan nangyari ang kwento? Kailan nangyari ang kwento? Tama, isang gabi. Bilang 4, ano ang napansin ni Dindo sa tahol ng kanyang aso? Ano ang napansin ni Dindo sa tahol ng kanyang aso? Tama, takot na takot tumahol ang aso. Bilang 5, ano sa palagay mo ang susunod na mangyayari sa kwento? Iguhit ang iyong sagot sa kahon. Ano sa palagay mo ang susunod na mangyayari sa kwento? Iguhit ang iyong sagot sa kahon. Ang kwento na iyong binasa ay walang wakas. Ang paghihinuha o panghuhula ng mangyayari sa nabasang teksto o kwento ay ang pagbibigay ng sariling haka-haka o opinyon tungkol sa isang bagay o sitwasyong naganap. Ito ay maaaring magmula sa iyong sariling paniniwala, pagkakaintindi sa isang pangyayari at batay sa sariling karanasan. Ang paghihinua sa maaaring kalabasan o susunod na mangyayari ay maaaring gawin ng sino mang nakikinig, nanonood o pumabasa kung nauunawaan niya ang kwento o sitwasyon. Ang mga hinuwa ay maaaring masaya o malungkot, mabuti o di mabuti, ayon sa kagustuan ng mga manunulat, mambabasa o nagkukwento. Basahin at unawain ang kwento. Ang pamagat ng kwento, ang bilin ni Nanay ni Enelie C. Makasapa. Isang araw, maagang gumising si Nanay Pearlie para pumunta sa palengke. Sinabihan niya ang kanyang anak na si Leslie na huwag lalabas ng bahay. Bakit po bawal lumabas, Nanay? Ang tanong niya. Mayroon kasing isang uri ng sakit ngayon na dulot ng coronavirus o tinatawag na COVID-19. Madali tayong mahahawa kung makakasalamuhan natin yung mga taong may ganitong sakit. Delikado at maaari natin itong ikamatay kung hindi tayo mag-iingat, ang paliwanag ni Nanay. Paano po natin maiiwasan ang sakit na ito? Ang dagdag pa niyang tanong. Ang panawagan ng Department of Health ay huwag muna tayong maglalabas ng bahay at ugalihing maghugas ng kamay ng may sabon. Maaari din tayong magsuot ng face mask para maiwasang pumasok ng virus sa ating bibig at ilong. Sandali lamang akong pupunta ng palengke upang bumili ng pagkain, gamot at iba pang kakailanganin natin habang ipinapatupad ang Enhanced Community Quarantine o ECQ, ang paalam ni Nanay. Sige po, Nanay, mag-iingat po kayo. Ako na po ang bahala dito, ang tugon ni Leslie. Lagyan ng check ang mga wastong pangyayaring maaaring maganap sa kwento at X kung hindi wasto. Bilang 1, lalabas ng bahay si Leslie upang makipaglaro sa mga kaibigan. Lalabas ng bahay si Leslie upang makipaglaro sa mga kaibigan. Ano ang sagot? Tama, X. Bilang 2, maglilinis na lang siya ng bahay para makatulong sa kanyang nanay. Maglilinis na lang siya ng bahay para makatulong sa kanyang nanay. Tama, check. Bilang 3, magiging malakas at masigla ang batang si Leslie. Magiging malakas at masigla ang batang si Leslie. Magaling! Check! Bilang 4, matutuwa ang nanay dahil sa pagsunod ng anak sa kanyang bilin. Matutuwa ang nanay dahil sa pagsunod ng anak sa kanyang bilin. Tama!
check. Bilang 5, ipagdarasal niya ang kanyang nanay na maging ligtas sa kanyang pupuntahan. Ipagdarasal niya ang kanyang nanay na maging ligtas sa kanyang pupuntahan. Magaling, check. Kumusta ka na? Mayroon ka bang sinusubaybayang teleserye? Nahuhulaan mo ba kung ano ang susunod na mangyayari sa araw-araw? Iguhit sa loob ng kahon ang hula o hinuha mo na susunod na mangyayari. Bilang 1, may dalang isang tray ng itlog si Mang Abner. Habang naglalakad, siya ay natapilok. May dalang isang tray ng itlog si Mang Abner. Habang naglalakad, siya ay natapilok. Ibuhit ngayon ang hula mo kung ano ang susunod na mangyayari. Bilang 2, madalas didigan ni Mario ang kanyang mga halaman. Nilalagyan pa niya ito ng pataba at tinatanggalan ng damo sa paligid. Madalas didigan ni Mario ang kanyang mga halaman. Nilalagyan pa niya ito ng pataba at tinatanggalan ng damo sa paligid. Ano ang hula mo kung ano yung susunod na mangyayari? Iguhit ito sa loob ng kahon. Bilang 3, madalas kumain ng prutas at gulay ang batang si Santino. Umiinom din siya ng gatas sa umaga at bago matulog. Madalas kumain ng prutas at gulay ang batang si Santino. Umiinom din siya ng gatas sa umaga at bago matulog. Anong hula ninyo na susunod na mangyayari? Iguhit ito sa kahon. Bilang 4, gabing-gabi na ay naglalaro pa rin ng tablet si Vince. Pinapatulog na siya ng nanay, ngunit ayaw niyang sumunod. Gabing-gabi na ay naglalaro pa rin ng tablet si Vince. Pinapatulog na siya ng nanay, ngunit ayaw niyang sumunod. Ano ang inyong hula? Iguhit ito sa kahon. Bilang 5, umuulan sa labas. Nagpaalam si Lindo na maliligo sa ulan. Hindi siya pinayagan ng kanyang nanay. Lumabas siya at naligo pa rin sa ulan. Umuulan sa labas. Nagpaalam si Lindo na maliligo sa ulan. Hindi siya pinayagan ng kanyang nanay. Lumabas siya at naligo pa rin sa ulan. Anong hula ninyo na susunod na mangyayari? Iguhit ito sa kahon. Nasiyahan ka ba sa pagguhit ng iyong mga sagot? Marahil ay naranasan mo na ang mga ibinigay na pangyayari o sitwasyon kung kaya't madali kang makahinuha ng mangyayari. Basahin at unawain ang kwento. Nagmamadali si Marga. Tanghali na nang magising siya. Mabilis siyang nagbihis. Mabilis din niyang kinuha ang kanyang bag upang hintayin ang tricycle na sumusundo sa kanya. Nasirahan ng tricycle na sumusundo sa inyo. Katatawag lang ngayon ng driver, ang sabi ng kanyang nanay. Ano kaya ang mangyayari sa kwento ni Marga? Sumulat ka ng tatlong hinuha mo na maaaring mangyari sa kwento. Isulat ang iyong mga sagot sa loob ng kahon. Sa iyong paglaki, marami ng mga bagay ang iyong naranasan. Masaya man o malungkot ang nangyari sa iyong buhay, ang mga ito ay siguradong nag-iwan sa iyo ng mga aral upang maging mabuting bata. Basahin mabuti ang mga talata o teksto.
bilugan ang hinuha mo sa mga pangyayari batay sa iyong personal na karanasan. Bilang 1. Masaya kayong naglalaro ng iyong mga kaibigan sa labas ng inyong bahay. Maya-maya, naramdaman ninyo na lumamig ang hihip ng hangin. Unti-unting dumidilim ang paligid dahil sa makapal na ulap. Masaya kayong naglalaro ng iyong mga kaibigan sa labas ng inyong bahay. Maya-maya, naramdaman ninyo na lumalamig ang ihip ng hangin. Unti-unting dumidilim ang paligid dahil sa makapal na ulap. A. Maggagabi na. B. Sisikat ang araw. C. Uulan ng malakas. D. Patuloy pa rin kayo sa paglalaro. Tama! C. Uulan ng malakas. Bilang 2. Abalang-abala ang pamilya ni Danaya sa paghahanda habang siya ay nasa eskwelahan. Ito kasi ang araw ng kanyang kaarawan. Si nanay ay nagluluto ng spaghetti, siyangay at pritong manok. Si tatay naman ang naghahanda ng banderitas at mga lobo. Samantalang si kuya ang nag-aayos ng mga mesa at upuan at si ate ang bahala sa mga bisita. Hindi alam ni Danaya ang nangyayari sa kanilang bahay. Abalang-abala ang pamilya ni Danaya sa paghahanda abang siya ay nasa eskwelahan. Ito kasi ang araw ng kanyang kaarawan. Si nanay ay nagluluto ng spaghetti, siyangay at pritong manok. Si tatay naman ang naghahanda ng banderitas at mga lobo. Samantalang si kuya ang nag-aayos ng mga mesa at upuan at si ate ang bahala sa mga bisita. Hindi alam ni Danaya ang nangyayari sa kanilang bahay. A. Malulungkot si Danaya dahil hindi siya kasama sa paghahanda. B. Matutuwa si Danaya sa surprise ang ginawa ng kanyang pamilya. C. Magagalit si Danaya dahil hindi nila ipinaalam ang kanilang gagawin. D. Wala sa nabanggit. Tama! B. Matutuwa si Danaya sa surprise ang ginawa ng kanyang pamilya. Bilang 3. Mahilig kumain ng candy ang batang si Mark. Sa tuwing hihingi siya ng pera sa kanyang nanay, agad siyang pupunta sa tindahan para bumili ng candy. Isang araw, umuwi si Mark na umiiyak dahil masakit ang kanyang ngipin. Mahilig kumain ng candy ang batang si Mark. Sa tuwing hihingi siya ng pera sa kanyang nanay, agad siyang pupunta sa tindahan para bumili ng candy. Isang araw, umuwi si Mark na umiiyak dahil masakit ang kanyang ngipin. A. Matutuwa si nanay sa nangyari kay Mark. B. Patuloy pa rin si Mark sa pagkain ng mga candy. C. Dadalhin ni nanay si Mark sa dentista para ipagamot. D. Magtatago si Mark sa kwarto at doon ay iiyak na lamang. Tama, letter C. Dadalhin ni nanay si Mark sa dentista para ipagamot. Bilang 4. Paggising sa umaga, paglalaro ng tablet ang hilig na gawin ni Carlo. Pilit siyang sinasaway ng kanyang nanay, ngunit hindi niya ito pinakikinggan. Biglang naglubat ang ginagamit niyang tablet kung kaya't chinarge niya ito. Maya-maya, bigla na lang may nangamoy at sumabog. Paggising sa umaga, paglalaro ng tablet ang hilig na gawin ni Carlo. Pilit siyang sinasaway ng kanyang nanay, ngunit hindi niya ito pinagtitinggan. Biglang naglubat ang ginagamit niyang tablet kung kaya't chinarge niya ito. Maya-maya, bigla na lang may nangamoy at sumabog. A. Bibili ng bagong tablet si Carlo. B. Masusunog ang kanilang bahay. C. Hindi papansinin ni nanay si Carlo. D.
Matatakot siya at hindi na ito maglalaro ng tablet. Tama, letter D. Matatakot siya at hindi na ito maglalaro ng tablet. Bilang 5. Malinis sa katawan ang batang si Princess. Araw-araw siyang naliligo. Madalas siyang maghugas ng mga kamay. Pagkatapos kumain, siya ay nagsisipilyo ng ngipin. Hindi siya humahawak sa maruruming mga bagay. Laging nagsusuot ng face mask at may dalang alcohol. Isang araw, may napabalitang may nakakahawang sakit sa paligid. Malinis sa katawan ang batang si Princess. Araw-araw siyang naliligo. Madalas siyang maghugas ng mga kamay. Pagkatapos kumain siya ay nagsisipilyo ng ngipin. Hindi siya humahawak sa maruruming mga bagay. Laging nagsusuot ng face mask at may dalang alcohol. Isang araw, may napabalitang may nakakahawang sakit sa paligid. A. Madali siyang magkakasakit. B. Matatakot siya at iiyak na lamang. C. Hindi siya basta-basta kakapitan ng sakit. D. Magtatago siya at hindi na lalabas ng bahay. Magaling, letter C. Hindi siya basta-basta kakapitan ng sakit. Basahin at unawain ang mga pag-uusap. Lagyan ng angkop na wakas ang bawat sitwasyon. Rona, nanay, mari po ba akong lumabas? Nanay, ano naman ang gagawin mo sa labas? Rona, makikipaglaro sana ako sa mga kaibigan ko. Nanay, naku anak, sa panahon ngayon, ipinagbabawal muna tayong lumabas ng ating bahay dahil sa COVID-19. Ito ay isang nakakahawang sakit. Ano ang sitwasyon? Magaling! Sige po, nanay, hindi na po muna ako lalabas ng bahay. Letter B. Marga, maribang pahiramin mo ako ng labis? Cassie, oo, heto. Marga, salamat. Cassie, o wala ka ng papel, gusto mo? Marga, nakakahiya sa'yo, pero nabusan din ako ng papel. Maribang dalawang papel ang ibigay mo sa akin? Ano ang sagot? Tama, oo, heto o. Hulaan ang susunod na mangyayari sa sumusunod na sitwasyon. Piliin ang sagot sa loob ng ulap at isulat sa patlang. Ang mga salita na nasa loob ng ulap ay ang mga may tutulong sa matanda para makatawid agad, madudulas ang bata sa kanyang paglalaro, tutulo ang tubig sa loob ng kanilang bahay, ibabalik ng driver ang napulot na pitaka, mamamatay pati maliliit na isda. Masayang naglalaro ng habulan ang magkakaibigang sina Bri, Vince at Kurt. Hindi napansin ni Kurt na basa ang sementong kanyang napuntahan. Ano ang sagot? Tama! Madudulas ang bata sa kanyang paglalaro. May butas ang bubong ng bahay ni Namang Berto. Hindi niya ito naipagawa dahil sapat lamang ang kanilang pera para sa kanilang pagkain. Isang araw, bumuhos ang malakas na ulan. Ano ang susunod na mangyayari? Tama! Tutulo ang tubig sa loob ng kanilang bahay. Maagang pumapalawot sa dagat si Mang Kaido para manghuli ng mga isda. Sa kanyang pangingisda, gumagamit siya ng dinamita para makahuli ng marami. Magaling! Mamamatay pati maliliit na isda. Sa pag-uwi ni Allen mula sa paaralan, may nakita siyang matandang lalaki na patawid sa kalsada. Napakabagal ng lakad nito. Maya-maya, may paparating na sasakyan. Tama!
may tutulong sa matanda para makatawid agad. Nakahinto ang mga sasakyan dahil sa sobrang traffic. Nagsibabaan ang mga pasahero at sila ay naglakad. May isang pasahero na nakaiwan ng pitaka sa sasakyan. Nakita ito ng driver. Tinignan niya at nakitang may pera at ID sa loob. Magaling! Ibabalik ng driver ang napulot na pitaka. May alaga ka bang hayop? Saan galing ang alaga mo? Paano mo siya alagahan? Heto ang isang kwento na siguradong katutuwaan mo. Basahin at unawain ang kwento. Ang Pamagat, Bagong Kalaro ni Enely C. Makastang. Nasa likod ng bahay ang magkapatid na Tonyo at Melay na naglalaro. Napahinto ang dalawa nang makita nilang gumagalaw ang mga damo malapit sa palayan ng kanilang tatay. Nagtataka sila. Hindi naman malakas ang hihip ng hangin, pero bakit gumagalaw ang damo? Lumapit ang dalawang bata sa damuhan upang alamin. Isang maitim na puting ang kanilang nakita na may sugat sa isang paa. Naawa ang magkapatid sa sitwasyon ng pusa. Tinulungan nila ito at iniuwi sa kanilang bahay. Sagutin ngayon ang mga tanong. Isulat ang inyong mga sagot sa graphic organizer. Bilang 1. Sino-sino ang mga tahuhan sa kwento? Sino-sino ang mga tahuhan sa kwento? Tama, Tonyo at Melay. Bilang 2. Saan sila naglalaro? Saan sila naglalaro? Tama, sa likod ng bahay. Bilang 3. Ano ang nakita nila sa damuhan? Ano ang nakita nila sa damuhan? Tama, maitim na kuting. Bilang 4. Ano ang nangyari sa kuting? Ano ang nangyari sa kuting? Tama, may sugat sa paa. Bilang 5. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa kwento? Ano kaya ang susunod na mangyayari sa kwento? Magaling! Aalagaan ang puting. Isa-isip, ang paghinuha ay isang paraan ng pagbibigay opinyon o kaalaman sa maaring sumunod na mangyayari tungkol sa isang bagay o sitwasyong naganap. Ang personal na karanasan ay maaaring gamitin upang makapaghinuha ng mga mangyayari sa teksto o kwento. Ang paghihinuha sa maaaring kalabasan o susunod na mangyayari ay maaaring gawin ng sinumang nakikinig, nanonood o bumabasa kung nauunawaan niya ang kwento o sitwasyon. Ang mga hinuha ay maaaring masaya o malungkot, mabuti o di mabuti ayon sa kagustuhan ng mga mamabasa. Ang iyong personal na karanasan ay makakatulong sa iyo upang makapaghinuha ng mangyayari sa isang sitwasyon o kwento. Nais kong hamunin ang iyong kaisipan sa pagbibigay hinuha sa mga sitwasyong nasa ibaba. Kaya mo kaya? Bakit hindi mo subukan? Isulat ang iyong hinuha sa guhit. Maraming alagang hayop si Mangpong sa kanyang bakuran. Araw-araw niya itong pinapakain at nililinisan ang mga kulungan sa kanyang paglilinis na iwan niyang bukas ang pinto ng alaga niyang mga manok. Maraming alagang hayop si Mangpong sa kanyang bakuran. Araw-araw niya itong pinapakain at nililinisan ang mga kulungan. Sa kanyang paglilinis na iwan niyang bukas ang pinto ng alaga niyang mga hayop. Ano ang iyong hinuha? Tama, makakalabas sa kulungan ang mga manok. Bilang 2.
May sakit ang batang si Dina. Pinatingnan na siya ng kanyang ina sa doktor. Subalit, ayaw niyang inumin ng mga gamot na ibinigay sa kanya. May sakit ang batang si Dina. Pinatingnan na siya ng kanyang ina sa doktor. Subalit, ayaw niyang inumin ng mga gamot na ibinigay sa kanya. Ano ang iyong hinuha? Tama, lalo siyang magkakasakit. Bilang 3. Nakita ang ng magkaibigan ang puno ng mangga na may maraming bunga. Inakyat ng isang bata ang puno para kumuha ng bunga, subalit hindi niya alam na tuyo ang sanga na kanyang natapakan. Nakita ng magkaibigan ang puno ng mangga na may maraming bunga. Inakyat ng isang bata ang puno para kumuha ng bunga, subalit hindi niya alam na tuyo ang sanga na kanyang natapakan. Ano ang iyong kinuha? Tama, mahuhulog ang bata. Bilang 4. Naghuhugas ng mga plato si nanay sa kusina nang may kumatok sa pinto. Pinuntahan niya ang taong kumakatok. Hindi niya naisara ang gripo sa lababo. Naghuhugas ng mga plato si nanay sa kusina nang may kumatok sa pinto. Pinuntahan niya ang taong kumakatok. Hindi niya naisara ang gripo sa lababo. Ano ang iyong hinuha? Magaling! Babaha sa kusina ni nanay. Bilang 5. Pauwi na ng bahay si Honesto. Sa kanyang paglalakad, may nakita siyang maliit na bag sa may daan. Pinulot niya ito at binuksan. May laman itong pitaka na may pera. Pauwi na ng bahay si Honesto sa kanyang paglalakad, may nakita siyang maliit na bag sa may daan. Pinulot niya ito at binuksan. May laman itong pitaka na may pera. Ano ang iyong hinuha? Magaling! Ibabalik niya ang napulot sa may-ari. Pagtambalin ang mga pangyayari sa Hanay A sa maaaring sumunod nitong pangyayari sa Hanay B. Isulat ang titik ng iyong sagot sa patlang. Bilang 1. Mag-isang nanonood ng telebisyon si Alden sa sala habang nagluluto ang kanyang nanay. Maya-maya ay may kumakatok sa pinto. Mag-isang nanonood ng telebisyon si Alden sa sala habang nagluluto ang kanyang nanay. Maya-maya ay may kumakatok sa pinto. Tama, letter B. Sumilip siya sa bintana para tingnan. Bilang 2. Inutusan si Nilo na bumili ng asukal sa tindahan. Napansin niya na sobra ang sukling ibinigay sa kanya. Inutusan si Nilo na bumili ng asukal sa tindahan. Napansin niya na sobra ang sukling ibinigay sa kanya. Tama, letter E. Babalik siya sa tindahan para ibalik ang sukli. Bilang 3. Nanawagan ang gobyerno na manatili muna sa loob ng bahay ang mga tao upang hindi mahawaan ng sakit. Maraming tao pa rin ang hindi sumunod at nagpatuloy sa paglabas. Nanawagan ang gobyerno na manatili muna sa loob ng bahay ang mga tao upang hindi mahawaan ng sakit. Maraming tao pa rin ang hindi sumunod at nagpatuloy sa paglabas. Tama, letter A. Tumaas ang bilang ng mga may sakit. Bilang 4. Naglalaro ang bata sa harapan ng kanilang bahay. Nakita niya ang kanyang lolo na may binubuhat na mabigat na bagay. Naglalaro ang bata sa harapan ng kanilang bahay. Nakita niya ang kanyang lolo na may binubuhat na mabigat na bagay. Tama! Letter C. Tutulungan niya ito. Bilang 5. Natamaan ni Kuya ang florera ni Nanay habang naglalaro sila ni Bunso. Galit na tinanong ni Nanay kung sino ang nakabasag. Natamaan ni Kuya ang florera ni Nanay habang naglalaro sila ni Bunso. Galit na tinanong ni Nanay kung sino ang nakabasag. Magaling! Letter D. Aaminin niya na siya ang may kasalanan. Iguhit ang bituin sa patlang
tama ang isinasaad ng pangungusap, bilog kung mali. Bilang 1, nakawiwili ang pagbabasa ng iba't ibang mga teksto, kwento. Nakawiwili ang pagbabasa ng iba't ibang mga teksto, kwento. Tama, bituin. Bilang 2, lahat ng kwento na ating nababasa ay may masayang katapusan o pangyayari. Lahat ng kwento na ating nababasa ay may masayang katapusan o pangyayari. Tama, bilog. Bilang 3, maraming magandang aral ang mapupulot sa mga kwento o sitwasyon na maaari nating gayahin o isabuhay. Maraming magandang aral ang mapupulot sa mga kwento o sitwasyon na maaari nating gayahin o isabuhay. Tama, bituin. Bilang 4, kailangan ang lubos na pangunawa sa mga kwento o tekstong nababasa upang mabigyan ito ng angkop na katapusan. Kailangan ang lubos na pangunawa sa mga kwento, tekstong nababasa upang mabigyan ito ng angkop na katapusan. Tama, bituin. Bilang 5, ang personal na karanasan ay makakatulong upang higit na mapabuti ang mga susunod pang mangyayari sa ating buhay. Ang personal na karanasan ay makakatulong upang higit na mapabuti ang mga susunod pang mangyayari sa ating buhay. Magaling! Bituin! Hanggang dito na lamang! Salamat sa pakikinig!